Ayan, mga kasabong. December 4 po tayo ngayon, ha. Bago po ang lahat, mag-advance na ako sa inyo at advance Merry Christmas. Malapit na po ang Pasko. And kung naalala nyo po, yung mga nakakakilala sa akin, actually yearly po, nagagawa po tayo ng charity. So, sa tuwing papasok po ang Pasko, minsan hindi naman po Pasko, agaya po ng pandemic, nakapag-donate po tayo ng maylan, nakatulong po tayo ng maylan pamilya. Dito sa nasasakupan ko, itong barangay ko na ito na Buena Vista East. Dito na Buena Vista sa sitio pinagpala pala. No? Dito po sa sitio namin na ito, kagaya po ng pandemic, ako po ay nagbigay sa 50 families ng tulong. So, malaking tulong po ang binigay ko sa 50 families na nasasakupan ko dito sa sitio. So, ngayon po, tapos na ang pandemic, umuwi na tayo, balik tayo ngayon December at ako ay going to charity work. So, ako po, ang pagtulong ko, yung mga alaga ko dito, marami po ako ditong pinararaffle, tapos papunta po lahat sa charity. So, minsan po, chosen charity, pagka po may nag-PPM sa akin, nahingi po ng tulong, hindi po sa lahat ng pagkakataon, ha? Kasi po, baka paulanan ako ng message ng mga nahingi ng tulong. No? Hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Talagang pong napakadalang lang, sinisikap po namin sa isang taon, kagaya po ngayon, December, every December. Usually po, December po talaga ako nagbibigay ng mga pag-charity namin. Ben, pasasalamat po. Okay, itong December po na ito, magbibigay po ako ng apat na pares. Okay, apat na pares. Monday po ngayon, December 4. Paparapol ko po yun. Isang pares po kada linggo. Ibibigay po natin yun. Paano ko po yun? Bali, Sunday. Ngayong pong Lunes, simula ang pagsesend ng amount para po dun sa ibibigay natin sa charity. So yung pares po na yon, mamaya po ha, mamaya sa bali magkakaroon po tayo ng vlog na weekly gawa nito ng charity natin na ito, na trabaho ng charity natin na ito. Magagawa po ko ng vlog weekly. So simula po ngayong araw na ito, Lunes, mamaya po patapos ng video na ito, makikita niyo na kagad yung pares. 500 lang po per number, 1 to 100 lang. Ngayon po, kung ilan man po sumali doon, hindi naman kailangan umabot siya na 100. So hanggang Sunday morning lang po. Sunday po ng gabi, iraraffle po siya by live. Kaya announce po siya, ilalive po siya, bibideo ko po yun. So kung sino po mananalo. So sabi ko nga po, kahit ilan lang po ang sumali dito sa pinamimigay kong pares. Okay, ang number is 1 to 100 lang, 500 lang po kada numero. Okay, kada numero, 1 to 100, 500 lang. Kung ilan po ang gusto nyo numero, pwede. The more chances din po na makapanalo kayo. So sabi ko nga po, isang pares lang po kada linggo. Kung magkano po abutin yung amount, malalaman nyo naman kasi dun mismo sa listahan kung sino po yung nagpadala ng 500, through Gcash lang. Kung sino po yung nagpadala ng 500, sila lang po yung nasa listahan. Okay, pipili po kayo ng numero. Numero, ipaunahan lang. Kung sino nga makakuha sa mga number na kayo, available o hindi available, pili lang po kayo sa 1 to 100. Sabi ko nga po, kung ilan lang ang abutin hanggang linggo ng umaga, yun lang po ang kasali. Kahit po 10 pair, kahit po 10 lang ang sumali, talaga pong irarapon natin yan. At yung proceedings po, yung malilikong pong pera, ay ibibigay po natin sa charity. So hanggang apat na linggo po yan, apat na pair po yan ng December. Bali hanggang ang pinakahuli po, ang sabihin, bagong taon po siya. So meron pong ngayong linggo, next, tapos lahat po yan malilikom, ibibigay po natin sa nangangailangan ng tulong. So, okay guys, ayun, lililinaw ko po ha. Mag-message lang po kayo sa page ko o kaya sa mismong Facebook ko, Mike Mendoza o Four Line Scheme Farm sa page ko. Okay, dito po kasi sa YouTube, hindi ko po, baka po hindi ko po kayo mailista. Kasi kung sigurado po marami magko-comment, gusto sumalit, gusto makatulong, makakatulong na kayo, makakakuha pa kayo ng magagaling po na manok. Yan, magagaling po na manok. Ha, winning line. Yan po yung mga binibreed ko rito at lagi namin inaano sa kliyente.
ang ating mga winning line na nagbibilang ng panalo. Ayan po ha. So, okay, ayun na po yun. Patungkol po sa charity, yun na po yun. Hindi ko pahabain ng video. Tapos, meron lang po akong, kaya po nag-vlog din ngayon. Dahil meron din po akong gustong sagutin na tanong ng isang follower po natin. Kliyente din po siya. No? Regarding po sa breeding system ng inbreeding. Kasi, alam niyo po na dito sa farm ko, actually, lahat po ng kliyente ko, hindi ko po ina-advise na mag-inbreeding. Pero, sabi ko nga po, maraming breeder na nasa inbreeding din sila at nasa cross-breeding din sila. So, sa madaling salita, hindi po talaga lahat ay puro battle. So, talaga po marami nag-inbreed ng manok. Tapos, ngayon po, ang tanong ay ganito. May iba ko lang at so shortcutin ko na, ano? Ang tanong po kasi niya regarding sa inbreeding ay kung nailalaban nga ba o hindi. At saka po yung mga tumatakbo na inbred daw na manok. Okay, so sa ngayon po, meron na po akong nakadalawang taon na pinag-aaralan ko ang inbreeding. At yung, yun nga po, yung tinanong sa akin na tumatakbo sa inbreeding. Ang malapit na po na mag-arrive ako sa conclusion kasi it takes years po para po malaman ko ito through sariling sikap sa pag-breed. Kung totoo nga bang natakbo ang mga inbred na manok. Kasi alam niyo po, sa ngayon, sa mga inano ko, sa mga binibred namin dito, sabi ko nga, hindi ako sa inbreeding, pero meron din po talaga kaming mga mating na binabalik namin minsan. Kasi kailangan po ay makakuha ng specific na adult. Pero hindi po totally, ibig sabihin, hindi po totally inbred siya kasi may mga infused din po ang manok. So sa ngayon po kasi, ang totoo niyan, hindi naman kasi ako masyadong maniwalang pure na yung mga manok ngayon. Kahit po saan kayo makapunta ngayon, sa Amerika, kahit pa sa mga batikang breeder dito, tumandang breeder dito, hindi ako masyadong maniwalang walang infused yung mga strains nila o yung mga blood types. So meron din po yan. Ngayon po, ang tanong po na ito na sinasagot ko saan, sasagutin ko po para sa isang follower cliente din namin. Posible pong yung inbred na manok ng isang breeder, kung may tumakbo siyang manok, sa malamang sa hindi po, sa conclusion ko, tsaka doon sa mga processing na ginagawa ko dito sa breeding, posible pong nag-infuse sila ng manok na may lahi po talagang duwag o natakbo. So, yun po yung isa dyan na side na tinitingnan ko na ang inbreeding po talaga, pwede naman po talagang ilaban yan. Ngayon, kung bakit kinakabahan silang ilaban yung manok at baka nga tumakbo, ay yun pong siguro may mga ilang breeder po na hindi siguro masyado nilang nahawakan ng matagal yung linyadang binibred nila, tapos nag-inbred sila. So baka hindi po nila alam na yung mga naunang humawak sa mga bloodline na yun, meron din po nakapag-infuse na meron po siyang ugaling ayaw po talaga. So hindi po ibig sabihin dahil sa pag-inbreeding, kaya po minsan ay natakbo yung manok. Dahil po minsan ay may lahi po talaga, meron po nakapag-infuse, so may lahi po siyang talagang may pagkaduwag, may pagkasilais, ganun, pagkabagla. So, yun po ang pinaka-ano ko dito, pinaka isang observation ko dito. Ngayon po, ako naglalaban naman din po kami ng pure. Halos, dito nga po, halos puro pure po ang nilalaban ko eh, yung mga klase ng pure. Kasi sa mga magkakapatid nga po, sabi ko nga, sa breeding system ko kasi dito, selection, individual selection talaga. Regardless po kung anong bloodline, pinipili po namin yung matindi sa performance, tapos yung pong matibay mo sa basaan, yan, mga linyada pong ganyan, pag matagal nyo na pong hawak, doon yung pong malalaman kung sila yung matibay sa basaan, o talagang magigilas po sila ng ulapan, tsaka po yung mga accurate magpatama, yan. Ayun, sabi ko nga po, yung mga recent vlog ko kasi, tinuturuan ko yung mga backyard ko, mga kliyente namin na nagsisimula, na avoid muna kayo doon sa mga sobrang kagalaw na paa, sobrang daming pumalo, tapos puro hangin po ang pinapalo, wala naman pong tinatamaan, lipad ng lipad, palo ng palo, pero yung contact wala. So yun po yung recent sa mga vlog ko lately, na sabi ko, iwasan nyo yung ganun. Kasi
doon kayo sa paubos. Marami, maraming pumalo ang manok, kaya lang kayo, doon kayo sa paubos. Yun po ang ano doon. Kaya sabi ko, mas maigi pong mag-breed na lang ng mga accurate. Yung pong lagi nyo tinitingnan, hindi yung bagwis yung paa. Pagka nag-deliver sila ng low, kaya ang paa po tinitingnan. Ngayon, yung mga, may tanong pa ang isa na, Sir, paano ba ito, ano, yung bang totoo nga itong mga winning line, multiple winner? Paano kaya ito, sabi niya, paano kaya po ito, Sir Mike, na, ano, namamana ng mga anak? Sa dugo po ba? Actually, Sir, isa pa yan, isa pa, napaka hirap sagutin, no? Kasi ang totoo niyan, ang bloodline ng manok, sabi ko nga, minsan, nasa jeans o nasa minsan nasa kulay lang ng manok, no? Kasi maraming bloodline ngayon na let's say yung Boston. So pag sinabi mong Boston, no, kaya mga roundhead, usually pula. Kaya lang, meron na pong mga nagbe-breed ng Boston Black, Boston White. Ibig sabihin, sa kulay na lang po, sa kulay na lang ang linya at ang bloodline nila na iba na po ang kulay. So papa, yung tanong niya, Sir Mike, paano ba ito, mga bloodline na ito, winning line, nagbibilang ng panalo? Ano po ito? Pagka po meron kayong, ito po yun ha, pagka po meron kayong isang brood cock na nagbilang ng panalo, binrood niyo. Let's say, sabihin na natin, 7 times winner siya o pataas pa, no? Hindi ang galing, ang galing kong, sabihin, ang galing kong talaga sa, ano, sa panalo. Pagka po binrood niyo yun, regardless kung anong kulay siya sa bloodline, alam niyo po, kaya po nakakamana yan ng nagpapanalo din yung mga anak. Sa malamang sa hindi, namamana po ang estilo po ng manok na yun. Kung ano po yung galaw niya, kung pang itaas ba siya, o pang ibaba siya, o kung ano yung o kung ano po yung estilo niyang galaw na nagbigay sa kanya ng, ng maraming panalo, yun po yun. Yun po yung nagba, yun po yung binabato niya doon sa mga anak niya, regardless po kung anong kulay, yung anong bloodline. So, yun po talaga yun. Binabato niya po yung galing niya, estilo niya. Kaya po, yung mga anak niya, ay nakukuhang nagmumultiple din sa panalo. Ganun po yung ano namin doon. Ganun po yung personal na ano ko doon, na may babahagi ko patungkol po sa mga winning line, bloodline na ganun. So, sabi ko nga po, hindi naman lahat na nagbilang ng panalo ay puro pangitaas. Although, sabihin, kahit sabihin ko sa inyo, ako po, mahilig po ako sa mga angat. Angat sarado kasi iba po yung angat lagi po nakakatatong sa unang bigay, no? Pero marami rin po dyan. Marami silang multiple winner na puro bottom naman ang manok nila na pagka nabigyan, pinagigiri lang nila, pero pag nabigyan ka ng kiss-kiss nila, tapos na rin ang ano, event. Ganun po ka gagaling din ako. So sabi ko nga po, nasa individual selection po talaga. Regardless po kung anong bloodline o kung anong kulay po ng manok nyo, kaya po lagi ko sinasabi, kapag ka po mag-breed kayo, piliin nyo po lagi yung magaling. Dahil sa magkakapatid po, o kahit pa sa isang bloodline, talaga pong sa isang production, sa isang breeding, meron po lumalabas na mahina at meron naman po lumalabas na mas magaling pa po sa materyales na nabili nyo. Mahal man siya o mura, wala pong kinalaman ng presyo doon. Lagi nyo pong tatandaan na ang magandang genes ng isang manok, ibig sabihin, may maganda siyang galaw, may maganda siyang skills para po makapagbigay ng maraming swerte sa bawat breeder. So, yun lang po. Yun lang po. So, sabi ko po, sana masuportahan niyo po yung charity work natin. Matutuwa po kayo sa magiging ano natin sa charity kasi meron po akong mailang mako-collab na mga, alam niyo po yan, mga ano po sila talaga, mga sikat sa TikTok, o mga nagbablog, mga sikat na nagbablog po, maraming followers. Meron po akong mailang makaka-collab na mga vlogger para sa ating charity work. And then, hopefully po, mapasya lang ko itong mga ibang idol natin na sabihin mong makakasama ko din po sa konting charity work na ibibigay natin sa mga kapuspalad at mga gusto natin, mga gustong nangangailangan ito, lalo-lalo na po itong Pasko,
makapagpasayaman tayo ng konting tao, okay na po yan. Tapos next year, panibagong ano naman po tayo, panibagong segment. Ngayon, regarding po sa ating breeding dito sa farm, okay, hindi po masyado akong nagpo-post na manong ngayon kasi wala na rin po masyadong, kasi wala na po, maalos pa ubos na po yung nakatali namin sa konding area. Ngayon, marami po namin yung sisiw. Marami po namin, magmula po noong October born, yan, marami na po kami, simula na po kami mag-range ng mga kakarel, mga sisiw. Sisimula na po namin i-range sila. Tapos yung mga breeding pet po, yun nga po, tuloy-tuloy din po ang lagi ko pong minomonitor. Weekly, minomonitor ko po yung mga ano natin, yung mga binibreed natin para po lagi pong na-maintain yung pong magandang quality ng hen at ng broodstock natin, broodcock sa pagbibreed dahil napaka-importante po nun. Yung mga nangingitlog lagi po nga nasa magandang kondisyon. So kahit po ang predictable lang weather ngayon, summer eh, tag-ulan, uulan, pag tag-ulan, mainit. Hindi na po kagaya dati, medyo mahirap po ang panahon ngayon lalo po sa mga alaga sisiw, no. Pero ito na nga po, bali hopefully next year mas marami pa po tayong manok. Continuously nag-expand lang ko dito sa area ko, parami po ng parami. Tapos ngayon din po kung taon na ito, hindi pa po ano, hanggang January pa po kasi yung mga event namin. Masaya po ako na may pagmamalaki ko na sa mga nakakakuha sa amin na itong taon po na ito, may pagkakataon po ang 4-line game farm na makuha ang Stag Fighter of the Year. So isang laban na lang po sa January. Kapag po na perfect natin yung huling apat na laban, maposible po na tanghalin ulit tayo ng Stag Fighter of the Year ng Quezon Province. Pinakamagaling sa Quezon. Ibig sabihin, talagang marami po nangangarap sa atin. Marami din po nangangarap na maging pinakamagaling sa stag sa kabuuan ng mga taon-taon sa bawat probinsya, no. Sa ito makuha ko itong Quezon bilang Stag Fighter of the Year. Ay, nako, pag nakuha ko po yun, uulan po ng charity ang mga taong nangangailangan. Uulan po, pangimigay po ako, maraming salamat po. Ibig sabihin, blessings po, binabalik ko lang po sa mga tao, sa mga supportang binibigay niyo sa akin. Sabi ko nga po, ito pong gustong mag-share naman ng charity, para sa charity, yung pong gustong tumulong lang, kahit po hindi siya nagmamanok, pwede naman po, i-PM nyo lang po ako. Tapos ay nakalista po ang mga pangalan na yan. Tapos, i-mention ko po kung okay lang sa inyo. Kung hindi naman, ayaw nyo magpa-mention ng pangalan, pwede rin po. Sa isang vlog po natin, after po ng unang charity, i-mention ko po lahat na sumali. Tapos, yun po, para po malam nila na kapagbigay po sila sa tulong. Okay, mga kasabong, linggo-linggo po ito. Linggo-linggo po tayo.